It's a brand new day, brand new vlog. So ayun guys, nandito ako ngayon sa kitchen dahil katatapos ko lang labha ng aking unang salang. Dahil for today's video ay day off ko and it's a weekend kaya I am very happy. Very happy na nagkaroon ako ng day off ng weekend. And it's Saturday and tomorrow day off ko ulit. So makakapag-vlog tayo. And also makakapag-spend din ako ng time with my husband. So ayan. So for today's video natin, wala akong New Year's video dahil datapwat ako ay may trabaho. And nung mga panahon na yon, as in talagang nung nagpuputukan ay nasa bedroom lang ako. Dahil ang sama ng pakiramdam ko, guys. As in talagang meron akong sipon. And then ngayon, another weekend is yung ano ko naman, yung lalamunan ko naman ng Makate. Kaya ayun, parang meron akong sore throat ba. So, ayan. Yan ang ganap natin. May sakit pa din. Medyo gumanda-ganda naman yung pakiramdam ko after 2 days yata na akong sinisipo na as in talagang lumuluha ako, guys. Ganun kasi ako pagkayong na sinisipon is lumuluho ang mata. Parang mga sisiw, ganun. So, yun ang ganap natin. So, wala talaga akong video and wala rin talaga kaming ganap nung New Year. Binalak ko na magluto ng puto, ng bilo-bilo. Pero wala akong time dahil may pasok ako ng 31 ng hanggang alas 10 ng gabi. And masama talaga yung pakiramdam ko. Kaya, sabi ko, sige, wag na lang. So, siguro bukas, pag may time, is bukas ko iluluto ang bilo-bilo kasi talaga nag-crave ako sa bilo-bilo, guys. Hindi ko alam kung bakit. And, ayun, si Mister ay nasa garden. Ako naman ay nasa kitchen. Inaayos ko ang kitchen kasi medyo makalat na siya. And, sinisimulan ko na maglaba kasi natambakan ako ng labahin. Dahil ako ay 6 days straight na may pasok. Ngayon lang ako napahinga since New Year, guys. And it's now 6th of January. So, ayan. Ito lang ang time ko para makapag ano ba daw dito? Magligpit-ligpit ng bahay. And also, hindi pa namin na, ang kati talaga ng lalamunan ko. Hindi pa namin na, ano ba tawag doon? Hindi pa namin na tatanggal ang aming Christmas tree. And it's now, asais na. So, hindi pa namin natatanggal. So, ayan, meron akong holes, soothers, para sa makating lalamunan. Kasi alam mo yan, yung pag humihinga ka, nararamdaman mo yung kati, kaya nauubo ka. Ganun yung nararamdaman ko. Sakit, besh. Ayan, tapos na ang aking una, mga jacket siya. Mga jacket na ginagamit ko pag ako ay naglalakad papuntang trabaho. And also, kaya wala rin akong time is because lagi ako may pasok ng umaga. Pinakamaaga ko ay alas 9. Alas 9 ng umaga, as in, guys. So, ayan, dahil working hard ang aking mister, paglulutoan ko siya ng sausage and mash and oops and some ano bang tawag doon, mga vegetable, steamed vegetable. So yan, iluluto ko na lahat itong patatas dahil tumutubo na siya. So ayan, sa tagal na naming hindi nagamit kasi nagluto rin ako ng patatas para siyang apritadang manok. Yeah, apritadang manok pala. So, yan naman ang aking pagkain and rice.
And then, ayun, ako ay mag-gagayat muna. So, ayan na po yung nalinis niya. Good job, bebe! Good job! Good job! Oh. It's getting clearer now. So, yeah, we cut all those, what's that? Branches. So, we can have the flowers on that wall. So, yeah. You can see the garden now. Good job! So, that's all the twigs that he needs to put on that little bin. So, yeah. And ayan, nag-decide ako na hindi ko siya tutulungan. Kasi ang lamig, and then yun nga, inuubo-ubo pa ako. Siguro dahil din kasi kahapon maaga akong lumabas and natapos sa work and naggala ako sa my town kasi walking distance lang yung trabaho ko dito sa bahay namin. And then yung trabaho ko is based sa town center, so nandun lahat ang mga shopping center and everything. So, and yun, naambunan ako, naulanan. So, yun. Kaya din siguro sumama ang pakiramdam ko nung kagabi dahil doon. But anyway, yan nga, hindi ko na siya natulungan kasi busy din ako sa kitchen. And ang lamig pa rin is only 7 degree and nasa labas siya. And then, ayun, ngayon pa nga lang umaraw. Umaraw? Ang sabi ng umaraw? Ngayon pa lang umaraw and kasi nga, ano ba tawag dito? nagbabaha dito guys, buti na lang dito sa may area namin is hindi. But the town center is baha, kaya yung mga tao is hindi rin nakakapunta, hindi rin nakakapag-shopping and everything. Unless maglalakad sila kasi yung mga main road sa may town is closed. Kaya maaga rin akong umuwi kahapon kasi wala naman kaming mga customers. So, yan. Sabi ko, sige, uwi na nga lang ako. But anyway, so, yan nga. Ang gagawin ko, before ako magtanggal ng mga yan, ng mga ano ko, is i-unbox ko muna to. Yan, may binigay na naman sa aking Bluetooth earphone ang Amazon. Pinadala to sa akin and sabi mag-iwan ako ng review. Bali, hindi ko alam December sa akin to pinadala pero hindi ko pa nga na-review kasi sobrang busy ako. And ayun, ibubuksan na natin siya, guys. Ito na. Bubuksan ko na. Naka-sealed pa kasi siya. Parang nakakapangatlo na yata ito, pangatlo ng ano bang tawag doon? Pangatlo ng free item. Bubuksan na natin. Sabi dito is, ang color niya is purple and ganyan ang itsura niya sa box. So, yan. Ganyan siya. So, kung mabubuksan ko. Hindi ko mabuksan. Oops. So, ayan. Kailangan ko na itong i-review kasi baka meron na naman silang ibibigay na ano na product. Hindi ko naman ito magagamit. So, baka ipadala ko na lang din ko sa Pinas. Ayan. What? Ah! True wireless earbuds. So, yan. Ganyan siya. Tingnan natin. So, yan. Ganyan siya. And then, open, said open here. Ooh, like that. And then, eto na yung kanyang pinaka-product. So, yan. And then, may kasama siyang foam. And then, manual. Ayan, may manual siya. And then,
accessories. Hindi ko alam kung ano accessories nito. Baka charger and yung mga ear buds din. Ayan, may free siya na ayan, extra earbuds. And then, ayan, Type-C. Oops. Can show yan. Type-C. Ano yun? Yan. Type-C ang kanyang charger. So, yun lang yung accessories na kasama. Ngayon, tingnan natin kung ano ang itsura niya. Nakakatuwa kasi ang... Oh! It's so cute! It's massive, but it's really cute. And it's a bit heavy. Ah! Ay, bongga! Meron pa siyang ano, guys. Oh, may salamin! May salamin siya. Pwede ka pang manalamin. Tapos, ah, ganyan siya, oh. Tada! Umiilaw. Sabi niya umiilaw. Tapos, ayan. Very cutie lang siya. Very, very cutie. Purple ang kulay. Lavender, I mean. Tingnan natin ang tunog. Teka, right. Meron siyang kasulat na right and left para hindi kayo maguluhan. So, this is right and this is left. So, ganyan siya. Paganyan ang suot o bongga. Tingnan natin. I-connect natin siya sa aking cellphone. Wala siya. So, wala siya masyadong booming. Hindi siya ma-boom. Ma-ano siya. More on... ano? Masagit-set. Ano man tawag dun? So, yan. Ah, that's it. It's really nice, guys. Oh, nakikita nyo ba? Yung pinaka, ano niya is ganyan. Pwede kang manalamin and nakikita mo kung... ano yung charge camerot niya. So, yan, ganyan siya. Papadala ko na lang ito sa Pinas kung sino ang may gusto. At hindi ko naman siya magagamit talaga. Kasi meron isa lang yung ginagamit kong earphone dito. So, ayan, dahil naputol tayo, dahil ang aking mister ay na sugatan, nilagari niya ang kanyang kamay. So, ayan, tutulungan ko siya. Magdodoble lang ako ng jacket kasi sobrang lamig. Didoble ko itong luma niyang ano, jacket. Ganyan. Para hindi ako lamigin sa labas. Malamig kasi meron pa kasing mga konting mga branches ng ano na kailangang isulot. Ilagay sa may basurahan. Ayan. Outfit check. Doble na ang ano. So, ayan. Punta tayo sa labas. Kahit sobrang lamig. Tulungan ko ang aking mister. Ay, ko po, Diyos ka, Lord. Nakikita niyo ba? Oh my God. So, ayan. Yung mga tulips ko is... tumutubo na, guys. Oh. Binabala ko pa yung itanim. Itatanim ko siya, ililipat ko siya sa may doon, sa banda doon, sa nilinisan ni Mister. So, ayan. Vlog ako ng vlog. Hindi naman pala naka-record. But anyway, so ayan, dito na tayo sa may kabilang side. Ayan. Malapit na mapuno ang aming basurahan. So, ayan. Ganyan lang tayo. So, ayan. What's that? Thank you.
So ayan, medyo malinis na guys. Kung nakikita nyo. Ayan, oh, di ba? Malinis na yan. Ayan. Before, hindi nyo yan makikita. Ay, anyari na sa buhok ko. What happened to my... What happened to my hair? Oh my God. Ay, I'm gonna go back inside now, baby. Could you not? Why? Because I might need help getting this out the front. Huh? Because I'm gonna need help getting this out the front. Right. What you want me to do? Well, grab it through here. Oh, okay. Yan, pupunta na namin sa may harap yung ano, yung basurahan. Maiwan muna namin kayo dyan. So, ayan guys. Finally, madilim na sa labas, oh. Hindi ko na naituloy kanina ang ano, hindi ko na natuloy kanina ang pagtatanggal ng Christmas tree kasi nga, diba, tinulungan ko si Mister na mag, ano, tinulungan ko si Mister na mag tanggal nung mga, ano bang tawag doon, dito sa labas, sa garden. Tinulungan ko siyang tapusin kasi naawa naman ako kasi nga, diba, nasugatan na nilagari niya ang kanyang sariling daliri. So, ayan, kinuha ko na rin itong box doon sa may storage namin. Meron kasi parang meron kaming storage na maliit doon sa may labas. And then ang decoration. Puno na yata ito, teka lang ha. Ay oo nga, puno na. So, ang una kong tatanggalin is itong mga yung mga ganito. Meron kasi kaming mga garland na sabi ni Mister is mas maganda daw tingnan, which is feeling ko oo. Mas maganda siya kaysa yung garland na ano na ma yung pinapalupot. So ayan, medyo ano nga lang siya messy, 'di ba? Para siyang ano bang tawag doon? Parang dayami. Ganun ang style niya. So yan, tatanggalin na lang natin para hindi siya maano-ano mamaya. Medyo madami ito kasi talagang binuhos lahat. Ito na, ano to, may mga kalat-kalat tapos yung isang buong ganito para magamit pa namin next year. O, diba? So, ayan, eto na yung box ko. Pasensya na kasi yung boses ko is parang nawawala na siya, guys. Ay, nako, my gosh. Talaga naman. Ayan, tanggalin na natin ang kanyang mga palamuti. Ano bang tawag sa ganito? Nakalimutan ko na. Basta yun. So, ayan. Kumusta naman ang inyong bagong taon, guys? Kasi dito, ang bagong taon ay hindi maingay. Ang ganap lang is, merong mga konting paputok, mga may ilang bahay na nag-fireworks, pero hindi naman ganun kadami. And ayun lang yung maririnig mong ingay, yung mga putok ng fireworks. But yung mga paingay na karaoke, wait it. Walang ganon, guys. Kaya ayun, nakaka-miss ang bagong taon sa Pinas. Kasi diba, bagong taon sa Pinas is sobrang maingay talaga. Pero dito, wititay. And hindi din sa kanila uso ang medianoche, yung mga ganun ba. Hindi ganun ka big deal. Ang ginagawa nila dito is, lalo na yung mga kabataan, nagpa-party-party sila sa mga ano, sa mga restaurant, mga bar, ganyan. Nandun lahat.
Kita mo sa mga daan. Doon nila sinasalubong ang kanilang ang bagong taon. Mga naglalasing sila. So, yan. Kasi mga bar dito is open hanggang midnight pagka bagong taon. So, yun. Ayun ang ganap sa ating, sa ating bagong taon. So, yan. Yan, konti-konti na. Kasi gusto na rin namin nga talaga itong tanggalin para maiusad na namin yung mga ibang gamit namin dito. Meron pa kaming firecrackers, Yan ang uso dito. Firecrackers, nutcrackers. Hindi naman ganyan. Yan ang uso dito. Pag Pasko. Siguro isisindi ko yung Christmas light para makita ko kung nasaan ang Christmas lights. Ziggy, turn on Christmas tree. Ayan. Okay, I found a routine that plays music to help you sleep. Ziggy, stop.